Last day of 2023. Again, good morning. And yan, nasa rooftop na kami. That time, may araw na. So, ayan, yung dalawa, naghubad. Super pa-araw. And si daddy talaga, gusto niya talaga araw-araw na pa. Para, alam mo na, healthy and iwas sa sakit, ganyan. And syempre, vitamins yan, alam naman natin. And that is Sunday. And syempre, pag Sunday, church day. And that's the last Sunday of 2023. Kaya naman, itong batuting na to, tignan mo naman, super lakad talaga siya. And talagang nag-e-enjoy siya. Kasi nga, ginawa niya lang naman playground yung church, Charis. So, alam naman nating lahat, kapag kaganyan na talagang naglalakad, hindi na talaga yan mapipirmi. And lahat, ginawa niya na talaga, tinulak yung mga upuan. Alam niyo ba yung upuan na yan? Nakarating yan ng harap. And syempre, kailangan natin intindihin dahil nga bata, hinayaan lang namin siyang maglakad-lakad, hinayaan lang namin siyang ma-enjoy kung ano yung gusto niyang gawin. And ito pa nga, nakamit siya ng playmate. Naku, pares pa talaga sila naghabulan, kung saan-saan na talaga sila nakarating. At naikot na nila yung buong church, sinasabi ko talaga. And ayan, talagang sinusundan lang namin siya ng tingin. And ito naman yung mami nung playmate niya talaga. Super, sunod din sa kanila kasi, Diyos ko naman. Talagang hindi talaga sila nagpapaawat sa kakalakad. Talagang lahat talaga inikot na nila. And ayan, ginagid sila nung mama nung playmate niya. And sa church na yan, diyan nag-church si Mamshi. And syempre, as born again, syempre every Sunday, kailangan nating magbigay ng time for the Lord. And diyan kami nag-church. And syempre, itong batuting na to, kailangan din ma-expose siya sa mga ganyan. Syempre, para habang lumalaki, may guidance and talagang makilala niya rin si Lord. And nagpapasalamat din ako dahil yung napangasawa ko is talagang si Lord ay kilala at kinikilala pa. Sa totoo lang, hindi naman talaga kami nakaka-attend every Sunday sa church. Sa kadahilanan ngang may pasok ako pag Sunday, pero minsan lang naman yon. Hanggat maaari, pinapractice talaga namin na every Sunday nasa church kami. Para itong anak namin, naka-mindset na siya pag Sunday, church day. Kaya naman that time, hinayaan lang talaga namin siya sa anong gusto niyang gawin dyan sa church. Kasi syempre nag-explore pa ang bata eh. And nakakatuwa rin dahil nakikipaglaro na rin siya sa ibang bata, which is sa church. And maganda rin dahil habang lumalaki, nagkakaroon siya ng kaibigan sa church. Ayun guys, so after nyan, umuwi na kami and we are preparing na for the new year. And isa sa mga handa namin is carbonara. Ito yung masasabi kong epic na carbonara. Mismong araw ko lang kasi yan naisip na lutuin. And hindi naman talaga ako nagluluto, diba? That time, sabi ko, bibili kami ng ingredients. And nanood ako sa YouTube. Lahat yan is galing sa YouTube. Medyo epic lang kasi hindi ko nasunod lahat yung instructions. Kasi nga, imbes na 1/4 cup of sugar, ang nalagay ko 1/4 kilo of sugar. Sobrang epic talaga. Nalagay ko yung 1/4 kilo of sugar imbes na 1 cup of sugar. Pero okay lang dahil naremedyohan naman at nakain naman namin kahit papaano. Nag-take out pa nga kami. May next time pa naman kaya next time ayusin ko na talaga at susundin ko na talaga yung instruction. So sa lahat naman ng first time, 'di ba? May epic talaga tayong nangyayari at nagagawa. So hindi pa yan perfect sa una. Kaya practice lang ng practice hanggang sa ma-perfect natin yung isang bagay. Ganon! Siguro ito na rin yung magiging specialty ko pagdating sa pagluluto. And ayan na nga, nilagay ko na yung cheese. And yan pa yung epic sa lahat. Kasi nga, na-prepare ko na lahat ng mga ingredients. Except dyan sa cheese. So naloka ako nung ilalagay ko na yung cheese. Sabi ko, hala, kailangan pala. Ganyanin siya muna. So alam nyo, nangyari dyan. May mga buo-buo. Kasi syempre, di ba, hindi mo naman siya ma-perfect talaga na mapipino. O yung parang ganun yung maliliit-liit, ganun. Basta intindihin nyo na lang. Alam nyo na yun. And ayan, hinalo-halo ko na siya. So may ground pepper. Yung drug na pepper nilang. Para pang balance dun sa lasa. Kasi nga, since dinamihan ko rin yun kasi nga, 1/4 kilo of sugar yung nalagay ko. Day, naloka talaga ako. And ayan na, nilagay na namin yung pasta. Ayang pasta na yan, pang spaghetti yan. And 1 kilo yan. Hinalo na namin yung pasta doon sa niluto naming sauce for carbonara. Ayan guys, so napanood ko lang yan sa YouTube.
And mag-search lang din kayo kapag sa panahon naman kasi ngayon, kapag gusto nating matutong magluto, andyan na ang YouTube. Ang dami-dami ng videos na pwede nating paggayahan. Kaya naman wala nang problema. Ito namang baby boy namin, binihisan na namin for the picture mamaya. And ayang suot niyang polo shirt ay regalo sa kanya ng kanyang Ninang Cherry May. Shout out kay Ninang Cherry May sa regalo niyang polo shirt kay baby TJ. And saktong-sakto sa kanya. Ay, not totally sakto. Medyo malaki pa, pero magagamit niya ng matagal-tagal yan dahil, medyo malaki pa sa kanya. Ayan, thank you Ninang Cherry for your gift. Ayan, naglalaro na sila ng daddy niya kasi nga waiting na kami for sa lubang ng 2024. And ayan guys, malapit ang matapos tong vlog ko. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye!